bro, another tips with Pancakes Brother. So yung tips, ito po, tinawag lang sa akin. Then, hindi ko pa alam ang ano, gagawin dito. Pero sinabi sa akin na tumatama daw yung kanyang karayong pag binababa. Yan. Galawin natin ha. Tinanggal ko muna yung bobbing case natin. Op, tumatama nga. O, yan. Yan, hindi ko pa nakikita sa ilalim po yan. Yan, tumatama nga. Pag idiretso nyo, mamabali ang karayom yan. Okay? Ngayon, ito okay, po yung mga tips niya. Sabagay, mekaniko kami. Alam na namin kagad kung ano yung malamang nakalas dyan. Either timing or may nakalas na finger dyan or etc. Para alam na namin yun. Kaya tumatama. Okay? Gawin po natin yan is step by step tayo para mabigyan ko kayo ng mga tips kung paano ayusin itong magandang problema. Unang-una natin gagawin dyan is tatanggalin natin yung kanyang pressure put. Yan po. Tatanggalin natin yung pressure put niya para makagalaw tayo ng maayos. Yan. Para pagtanggal ng needle plate. Pagkatanggal ng pressure put natin is yung needle plate naman ang kasunod. Para makita natin kung ano talaga yan. Diba? Yan po. Needle plate na tinanggal natin. Then, ang last natin tatanggalin dyan, ulo natin yung side niya. Okay. Yung kanyang feed dog, yung kanyang ngipin. Yan, patawagin. Para makita natin talaga kung bakit siya natanggal at ano yung natanggal doon. Okay? Luwag ng tornillo sa harapan at saka yung tornillo sa hulihan. Yan po. Okay, yun na po siya. Pulong natin, okay, yun na po. Yun, nakalas nga yung kanyang bobbing case holder, yung nakabit sa rotary hook. Yan po, yun, nakita nyo, yung iniikot ko, yung ginagalaw ko. Yan. Pulong natin konti pa yung kanyang feed dog para hindi nakaharang. Yan. Yan po, umurong yung finger. O, tiga, tanggalin, alisin natin yung dumi. Para, ano, yan, actual po yan, oh. Nakita nyo, madumi pa yung loob. Natanggal ko. Yan. Lumayo yung kanyang finger. Malamang lumuwag yan, kaya ganun yan, oh. Ayan yung pinaka bobbin case holder niya, di ba? Dapat nakapasok dun sa gitna yun, eh, ng finger na yun. Okay, higa po natin siya para makita natin. Okay, ayun na po, nakahiga na po siya. Then, pinakita ko yung ilalim. Ayun na po, yung kanyang finger. Tsaka yung kanyang rotary hook. Na nakalas yung kanyang bobbing case holder niya sa loob. Yan. Siyempre, ang unang gagalawin dyan is yung kanyang finger. Yan, o. Oh, yung tornillo. Niluwagan ko. Tama, ang luwag nga talaga. Kasi, habang ginagamit yan, lumuluwag minsan yan, eh. May tendency lumuwag po talaga. Then, luwagan natin, angat natin. Para, yan, maluwag na siya, di ba? Para may pasok na natin yung kanyang bobbing case holder. Yan. Okay, yan. Bobbing case holder niya, di ba? Yan na po siya. May pasok na natin siya. Then, yan. Lumabas na, di ba? Okay po. Then, higpitan na natin siya. Pag naipasok na natin, nakaposisyon pa rin. Hinusungkit po yan para nasa posisyon pa rin. Sundan nyo yung mga ginawa ko. Yan po. Okay. Dapat po mahigpit yan para ano, kung ano po yung pagkalis nyo, ganun din ang pagbalik nyo. Gayahin lang po ninyo para hindi tumama uli yung kanya. No. Okay. Nakapix na siya. Diba? Nakita nyo? Then, iikutin ko para makita natin kung lumalabas yung karayom doon sa pinakabutas. Ibig sabihin, hindi na siya tumatama. Nasa timing na po. Okay. Focus natin ng konti. Then, yan. Nakita nyo, no? Karayom mo. O, yung pinakadulong karayom. Ibig sabihin, nasa timing na yan. Diba? Tama-tama na po yan. Yan, o. Yung dulo ng karayom. Pag inikot natin at baba natin, okay. Diba? Hindi siya tumatama. Ibig sabihin, yan lang po yung lumuwag. Kaya siya tumatama. Pag umikot, babangga po sa karayom. Diba? Simple tips na hindi na kaya magbabayad ng mekaniko dahil kayang-kaya ninyo sundan itong video nito, makatulong po sa inyo, di ba? Okay, di ba? Simple tips, sundan lang ninyo yung mga step by step na ginawa natin. Kung nahirapan kayo, back to
basic ulit, umpisa ulit. Oh, para masundan nyo at hindi na kayo magbayad ng mekaniko. Ibalikan natin siya ulit. Okay, yan na po. Binabalik natin ulit para mabilisan. Then, ibabalik natin ulit. Oh, nakita nyo, nasa timing naman siya eh. Pag inangat yung karayom, ibaba ulit. Okay na siya, di ba? Ibalikan natin yung kanyang feed dog. Then, yan. Hindi po kailangan maikpit muna. Dapat paluwag lang siya. Okay. Then, ipasok yung isang tornillo. Ah, parang medyo naikpitan ko ng konti siya yung likuran. Lugan ng konti. Yan. Para pumasok siya. Ganun po ang technique niyan. Pag nagbabalik kayo. Yan. Then, dapat sabay. Yan. Harap, tsaka yung likod. Pero hindi pa maikpit yan, ha. Lagyan natin muna ng kanyang needle plate. Bakit hindi maikpit? Para mapantay ang kanyang ngipin. Yung feed dog, yan. Pag alam nyo pantay na at hindi siya masabit, tsaka nyo hikpitan. Kaya nyo, di ba? Niluwagan ko pa. Para medyo magalo natin yung ngipin. Para makita kung pantay siya. Isilipin natin yan pag kumaanda yung ngipin kung hindi na siya sumasayad. Pag alam nyo okay na siya, pantay na sa needle plate, at saka nyo siya i-fix ng paghigpit. Yan. Kita nyo, di ba? Pinantay ko ulit. Kasi parang kulang pa sa akin. Yan. Pag alam na, higpitan na. Okay na yun. Higpit. Okay. Then, yung needle plate. Lagyan ng tornillo. Dapat sabay po yan. Huwag mo na higpitan yung isa. Yan. Para eksakto siya. Hindi ko ran. Tapos harap, likod, harap. Then, fix na pares yan. Ayan po. Then, yung harapan naman. Di ba, napaka-simple tips natin para yung madali lang yung magaya nyo. Para hindi na kayo magbayad, makatipid tayo. Ayan po. Ang mga tips, brother. Sana po, itong video na to, pakatulong sa mga baguhan natin at saka sa mga datihan. Di ba? Kayang-kaya na yung gawin pang nga ganong problema. Okay, pressure port na, di ba? Kita nyo, hindi tamatama, eksakto na siya. Okay, itatahin na natin yan para sigurado tayo na hindi siya babalik sa dati. Yan po yung mga tips natin, di mo. Itahin na natin. Okay, yan na po, tinatahin ko na po siya, di ba? Sana po, makatulong po ito sa mga bagay natin at sa mga bagay natin. Ito, this is brother. Good day po.